ang laki ng titi. Narinig niyo na ba yung kwento ni Boy Bastos? Nagdadrive yung tatay ni Boy Bastos nang biglang may humampas na malaking titi sa windshield. Sabi ni Boy Bastos, "Tay, tay, ano yung humampas sa salamin natin?" E di siyempre, yung tatay, para hindi madumihan ang isip ng anak, sabi niya, "Ay, naku anak, wala, langaw lang yun." Sabi ni Boy Bastos, "Tangin ang langaw yan. Ang laki ng titi." Sa isang siyudad na may 12 milyong residente at libo-libo ang walang trabaho, nagiging desperado ang mga tao sa paghanap ng paraan para kumita ng pera. Para may mapagkain sa kanilang mga pamilya ay kumakapit sila sa patalim, naghahanap buhay sa maling gawain. Ngunit hindi lahat ng masasamang loob ay gipit o walang choice. May ilan na may nana ang kanilang hanap buhay. Hindi sila laging gutom o mahirap. Sila ay naging kriminal dahil ito ang inaasahan sa kanila ng kanilang pamilya at komunidad. Naging kriminal sila dahil doon sila magaling. Hoy, dito! Mamalag na! Utang ilaw mo! Ibigay mo sa akin gamit mo, kundi sasaksakin kita! Well, hindi lahat magaling. Tarang! Sabay-sabay-sabay! Sabay-sabay! Ay, alam mo yan! Layos ka para sa'yo eh! Ito ng tatlong bugok! Ano? Palpak na naman kayo, ano? Carlo, kasi tumakbo eh. Toto? Okay ka lang? Okay lang po, Kapaing. Eh, mas malang talaga yung pakiramdam ko eh. Kung wala akong lagnat, binugbog ko yung babae na yun eh. Babae, yung bumugbog sa'yo, to! Tay! Tay! Huwag nyo naman lakasan, baka mamaya marinig pa ng iba eh. Ano? Napaka-defensive mo? Eh, bumalpak kayo, di ba? Wala kayo na pala. Oh, asan? Ikaw, Toto, pag nagpapabugbog ka, pag sinusuntok ka, haplutin mo yung relo. Ngayon, kung sinisipa ka, yung sapatos ang haplutin mo. Ikaw naman, kung tatakbo ka, mang-haplut ka kahit anong pwedeng haplutin. Sombrero, wig, o kaya hairpin. Kaya lang hindi abot. Oh, nabalot. Bahan nyo na yung mga yan. Huwag nyo itatagilid, ha? Sisira yan. Balot! Oh. Mukhang tiba-tiba kayo, ha? Mga brand nyo yung mga yan, Tay. Nasipat namin sa QC. Ayos! Ayos, ayos! Mga brand nyo daw yan, gilid ang QC. Eman! Oh, silang gayahin ninyo, sila Balot! Sigurado, sila na naman ang pinakamalaking dilihensya. Kayo, lalo na ikaw, Eman, mag-apprentice na lang kayo sa kanila. Mag-improve pa kayo. O, sige na, magpahinga na kayo. Eman, Eman, diretso sa bahay, huwag nang tumambay. Psst! Sikat masyado si Balot eh. Alam ko sino magaling. Ang tsambalero lang naman. Paano tsamba? Ay, di ba mula simula sila yung number one dito sa Barangay Nusay? Tsaka hindi pa sila pumapalpak, di ba, Eman? Tsamba nga lang yun.
Sarado kang bumibilib kay balot panibasa, tanga ka eh. Nisiswerte lang sila. Mas magaling kaya si Eman doon, may maalas lang tayo. Mas magaling talaga ako kay balot ah. Problema kayong dalawa eh. May tayo na nga kayo, tatangan nyo pa. Buti pa yung itlog na yun, maasahan niya si Ben at Arari. Si Ben? Maasahan si Ben Eman? Ano maasahan yun ni bakla yun? Hindi nga mananalo, sutukan sa akin yun eh. Sa babae nga, knockout eh. Si Ben ka pa kaya? Lucky punch nga lang yun eh. Lucky punch nga lang yun eh. Sa kanila lagnat nga ako nun. Buti nga ako, hindi ako tumakbo katulad mo eh. Ikaw yung malas dito, kaya palpak tayo eh. Nasaan yung isaw ko? Ah? Anim yun, natigda dalawa tapat tayo. Sino kumain na share ko? Ayan o, ano to, tingnan mo yung bunganga niya, no? Kaya nang kumain, paano niya lang alam gawin dito niyan eh. Kumain eh, dapat palitan mo yan eh. Nakasawa-sawa na ako sa ganitong buhay. Isaw na lang, di pa tayo makabili o. Huwag mamali sa ginagawa natin ah. Basta ipag naman tayo, ma-hold up ah. Maganda naman yung mga plano ko ah. Malas lang talaga tayo, man. Hindi. Hindi, sa palagi ko dapat makaisip na tayo ng bago eh. May naisip ako ah. May naisip akong plano. May naisip ako kay Sela Balot, hindi nila maiisip to. Ah, magpapanggap tayo multo. Ah, okay? Magpapanggap tayo multo, tapos dapat yung costume dapat kumpleto. Yung pati dugo, pati yung mga puti-puti. Tapos, yun, tatakutin lang natin yung target. Tapos sa suot mo rin takot niya, sigurado kakaripas yun ng takbo. Oh, teka. Paano natin makukuha ang gamit nila kung kakaripa sila ng takbo man? Hindi. I mean, sa sobrang takot nung target, siyempre maninigas siya. Tapos kukunin natin yung gamit at saka siya kakaripas ang takbo. Ganun. Gana pa ba yun man? Hindi naman totoo yung multo. May naniniwala pa ba doon? Tanga ka ba? Totoo ang multo. Hindi ka pa ba nakakakita? Hindi pa. Jesus. Pero kung makakita ako ng multo, hindi ako matatakot doon. Bakla lang ang maninigas sa titi, sa multo. Mukhang malabo talagang gumanin. Eman ah. Huwag na lang kaya tayo maging hold upper, Eman. Gago ka? Yung tatay ko ay pinakamagaling na hold upper sa kasaysayin ng barangay, tapos yung kaisaysayin niyang anak, hindi mang-hold up? Hindi, anong kala mo? Hindi pwede yun. Hindi ako papayag. Nakatamad na ang pumunta doon sa meeting. Sartalo na naman tayo, panigurado. Oh, ito na pala yung drinks team eh. Number one na naman sila ni Balot, oh. Sa susunod na linggo, ha, dapat mas malaki pa nitong bigay ninyo. Huwag ka kayong tatamad-tamad. Madalaman nyo namang na marami tayong kakumpetensya. Ah, boss. Sila Eman, hindi mo pa nababanggit. Hindi, babawi dala kami next week, onyo. Never pa nga kayo nakapagbigay. Alam mo, kung ako lang mas susunod, eh, tinanggal ko na kayo dito sa listahan. Oh, tanggalin mo na, boss, oh. Hindi, maghintay lang kayo. Maghintay kayo lahat. Sigurado, next week, number one na kami. Tanginan nyo. Okay lang kahit nasa panghuli kayo. Basta hindi lang kayo zero dito sa listahan ko at matutuwa na yung ama ninyo. Ano? Next week uli. Kayong tatlo, may iwan kayo dito. Migoy! Si Eman, anak ko. Si Carlo, si Toto. Si Nicoy, bago lang siya dito. Anak siya ni Canardo, yung dati nakatira dyan sa kabila. Mabait yun. Pinapakopya ko ng exam nung bata kami. Hello? Si Nicoy, ang bagong miyembro ng grupo ninyo. Ha? Anong pinagsasabi mo, Tay? Eh, mukhang kailangan nyo na talaga ng bagong miyembro. Ilang taon na kayong hold-upper. Pero kahit kailan, hindi kayo umangat. Kahit pambili ng isa, wala kayo eh. Pero kapayang sa buong kasaysayan ng mga kriminal sa Barangay Usay, wala namang grupo nagkaroon ng apat na members. Never. Oo nga, kapayang.
Isang grupo, apat na membro. Ano to, basketball? Basketball? Tang naman eh. Lalo kami pagtatawanan yan eh. Wala pa akong experience sa pang-hold up. Pero mabilis naman ako matuto eh. Tsaka nag-research na rin ako. Natutunan ko na marami pwedeng gawin sa pang... Research, research! Walang silbing research mo sa kalsada. Kapaing, wala akong tiwala dito. Yung mga rich kid to eh. Umalik ka na sa library. Doon ka mag-aaral ng research mo. Maganda nga yung may isang miyembro man sa inyo na may utak. Hindi kagaya ninyong tatlo, sabak ng sabak, hindi nag-iisip. Kapain, ganun talaga pag mang-hold up, kailangan buwan loob mo. Ay, wala namang nagsiseryoso sa inyo na hin-hold up ninyo. Ginugulpi ka nga ng babae eh. Eh, mukhang di tatagal sa kalsada yan eh. Pabigat lang yan, dagdag pa sa atian. Wala naman daw kayong kinikita eh. Gago ka. Gusto mong pisilin ko yung bayag mo? Tay, hindi na namin kailangan na isa pa, membro. Nilalagdat nga lang si Toto, kaya hindi kami 100%. Pagka humaysi, pakiramdam niya arangkada na uli kami. Ano nga arangkada uli? Kailan ba kayo marangkada? Puro kayo kapalpakan eh. Ikaw nga, tanda-tanda mo na, wala pang nangyayari sa karir mo eh. Ano ba talagang plano mo sa buhay mo? Basta, isama ninyo si Nicoy. Salamat po. Tingnan mo na, kahit upuan sa bus, walang pang-apat. Abnormal naman kasi talaga yung grupo na apat eh. Tangina na, lalo tayong mamalasin yan. Hoy, Nicoy! Doon ka, umupo sa likuran. Para kunyari, hindi mo kami kilala. Sige, sige. Paano gagawin natin dyan, Eman? Mukhang pabigat lang sa atin yan. Oo nga. Tsaka sinasabi niya na pa-research-research ba? Woo! Mukhang wala namang alam yan eh. Mas mukha nga ang tanga kay Carlo yan eh. Ah, para kasing tanga mo, mas tanga kaya kaysa sa akin. Mas tanga ka. Tanga. Tanggo ka eh. Tanga! Wala tayong magagawa. Puto si tatay yun eh. Basta tatay gawin, hayaan nyo siya sumunod sa atin. Susuko din yan. Naririnig ko kayo. Ilan? Tatlo. Ano to? Sabi nyo kanina, tatlo. Ayan, tatlo yan. Isang daan ang isa, tatlong daan lahat yan. Ha? Ano? Diyos, isang daan isa? Oo. Hindi naman kami bibili ng Diyos ah. Tsaka kalalami ko, Dr. K. Eh wala na. Tinusok ko na yung straw eh. Saka di ko na may babalik yan. Kailangan bayaran nyo yan. Kung hindi, tatawag ako ng polis. Gago pala to eh. Hindi ko pala sip-sip eh. Basta, barya-barya. Wala nga, kung dalang pera dito, diba? Wala dun ako, Eman eh. Nicoy. Gusto mo sumali sa grupo namin, di ba? Oo. Oh. 300 membership fee. Ha? Dali lang, 300! Meron ka ba? Oo, meron. Oo, ito. Paano yan, Eman? Membro na talaga siya ng grupo natin? Hindi ha. Kunwari lang yun. Buti lang, tutuwa siya. Para! Bili mo na oh, 500 lang. Na, galing stage yan, bigay ng nanay ko. Na, bili mo na, bago pa yan, ilang beses ko palang nagagamit. Ilang beses palang nagamit? Bakit ang baho? Tanga, anong mabaho? Hininga mo yung mabaho. Kasi kumakain ng tae. Hindi na lang. Anong hindi na lang? Ano na, 500 nga eh. Masalamat ko nga, sa inyo ko binibenta kung sa iba, 800 pa ang bili dito eh. Cheta na lang, bayaran ko na. Hindi nga, 500 nga ang kulit mo, ha. Sige na, oh. Bili mo lang galing States yan. Galing States? Eh, local brand lang to, eh. Tingnan mo nga, oh. Made in Bulacan. Tanginan nyo, malis nga kayo dito. Mga wala kayo pera. Tanginan nyo. Tanginan nyo. Huwag mo sanang mamasamay nyo sabihin ko, ha. Pero di ba lumang diskarte na yung pagsindak, tsaka yung mga paghablot ng sombrero sa bus, luma na yun, eh.
Meron akong bagong plano. Bagong diskarte. Kikita tayo ng malaki, sigurado ako. Higil ka nga. Manimik ka dyan, wala kang alam eh. Wala lang yun, practice lang yun. Oh, hindi nyo nabenta? Hindi, wala. Walang pera yung mga bata. Putang ina, dapat pala kinuha ko nila yung skateboard nila eh. Ma, gutom na ako. Kumain na muna tayo. Malalabas lang natin pagkain na agad nasa isip mo. Wala nga tayong kapera-pera anong pangkakain natin. Mang-old up na lang kasi tayo ng computer shop. Computer shop eh, wala nga pera doon. 5 pesos lang ang renta doon eh. Puro CCTV pa. Mga tol, sige na. Pagbigyan niyo ako. Isang diskarte lang. Sinabi na huwag kang magmarunong eh. Alam namin ginagawa namin. Matagal na namin ginagawa to. Ganito na lang. Kung pumalpak yung plano ko, hindi ko na ipagpipilitan sarili ko. Tanggalin niyo ako sa grupo. Walang sabi-sabi. O sige. Sige, pagbibigyan kita isang beses lang ha. Pag nagkamali ka, pag pumalpak ka, wala ka na sa grupo namin. Di akong papahiya. Anong ginagawa natin dito? Bakit tayo dito manguhulit ang daming tao? Baka mahuli tayo yan. O kapag nagulpit ako, daming-daming tayo, nakakahiya. Tarantado si Nikoy eh. Alam nyo kasi, hindi na usap ang hold up yung paninindak eh. Lalo kung hindi naman natin kayang panindigan. Ha? Ba't naman nila ibibigay yung gamit nila kung di sila matatakot? Oo. Dilin lang yun lang natin. Dilituhin. Alam mo, maganda pa yon. Safe. Walang masasaktan. Ano yung babaeng yun? Mukhang maayos yun na target. Subukan ko? O sige. Pero pag pumalpak ka, huwag mo na kami kukulitin ha. Tanda mo, wala na iba kukuha grupo sa'yo. Kaya kung gusto mo maging tunay na miyembro ng grupo namin, dapat makuha mo lahat gamit niya. Eh, sige, nood kayo. Palagay ko, puro kagagawa lahat at sinikoy. Tinan mo, kakausapin niyo yung babae para ipigay yung bag niya. O di hindi hold up yun, limus yun. Palpak yan, tingnan mo. May finish, pustahan tayo. Ako sa tingin ko, magtatagumpay yan eh. Kasi nakikita ako sa kanya lahat ng senyales na magaling na old upper. Halo? Saan tayo? Sa kwenta, o. Renta. Okay, kasa. Oh! Okay ba? Oh! Doon na ako kanya yung upuan! Yan! Tabi ka na sa amin, hindi ko eh! Oo, dyan! Oh. Apat kayo? Bakit? May problema ka? Magtatanong lang. Alam mo, Nikoy, hindi ko alam kung paano mo yung ginawa yun, ha? Pero kung ituturo mo sa akin yun, gagawin kita kanakamay ko. Ituro mo sa akin mga nalalaman mo, ituturo ko sa iyo mga nalalaman ko. Talaga? Oo. Oh. Ano ba nalalaman mo? Ah, malaki talaga potensyal itong batang to. Malaki pera, kinita ko dahil sa'yo. Renta? Puntay na mo. Paano mo nagawa yun, ha? Kung sa makinis mo mukha, tsaka matigas mo muscle, paano mo nalilang yung babae? Wala. Ano yun? Simpleng ano lang yun, hypnotism ang tawag. Walang violence, tsaka hindi kayo kailangan mabugbog. Ah, hypnotism, di putang galing talaga. Ba't ba ngayon lang kita nakilala, no? Maraming salamat sa inyo, ha. Alam nyo, pinapangako ko. Gagalingan ko pa. Siguro, isang linggo, number one tayo sa Barangay Husay. Ah, yan talaga ang gusto ko. Malamangan niya sila balot. Ano ba kung dudukin na balot? Balita ko, mas magaling daw yung kaya, no? Kapaing. Kalukuhan. Si Kapaing pa rin ang pinakamagaling na kriminal sa Barangay Husay. Wala nang gagaling kaysa sa kanya. Mula noon, nagong ngayon. Hindi mo ba alam yon? Silang tatlo nila, ano, ni Mang Alex at ni Nung Jack. Tumitira ng bangko yan. Hindi pa nahuli yan, maski isang beses. Eh, ba't ganoon yung kumakalat na mas magaling daw si Balot? Ay, alam mo ba yung kwento nung naglalakad na Santo Niño? Oh, yung sa simbahan ng Sampalok? Ah, oo. Yung umaalis sa gabi, tapos bumabalik na umagahan. Di ba naghihimala daw yun? Dinadayo yun, di ba kasi nakagamot? Ay, hindi totoo naglalakad mag-isa yun. Ninanakaw lang ng tatayong kapag ka nalalasing.
Tapos sinusoli rin pagka naiimasmasan. Dalawang dekada niyang ginagawa yun. Ni Misa, di siya nahuli. Ganun kagaling yung tatay ko. Kaya yung sinasabi mong mas magaling si Balot, tayo na, imposible yun. Nagpapakita ang gilas lang kay tatay yun kasi wala siya sariling tatay. Tangin na, palibasa, wala siya sariling tatay kaya nakikiagaw siya. John! Yan! Hoy! Kutsara! Dito na! Sabi, kutsara yung pagkain to. Yan, dito. Tagal, tagal ako hindi kumain ang ganito eh. Tara, awanin ko yun. Ah, sige. Kayo muna, kayo muna. Ha? Man, oh. Si Kapaeng, ano ba bagong ginagawa ngayon? Hindi ko alam. Hindi naman ako sinasama ni tatay sa mga trabaho niya. Maka sinasama lang nun yung mga nasa tuktok ng grupo. Kahit isa, wala kang alam? Wala nga. Alam mo, hindi ko eh. Para tayo mag-isip eh. Kailangan nga palitan yung mga diskarte ngayon. Meron ako naisip maganda plano. Wala pa nakakaisip nito. Kapalagi ko, ito na magiging solusyon para maka-hold up tayo ng marami. Mapapagap tayo multo. Multo? Oo! Oh! Magbibilis tayo multo, tapos tatakotin natin yung mga biktima hanggang sa ibigay nila yung gamit nila. Oo. Oh. Ano palagay mo? Ako nakaisip nun. Hindi ba masyadong hassle na yun? Siyempre, mahirap. Pabibihis pa tayo ng multo. Eh. Matagal yun eh. Marami pa namang ibang diskarte na pwede natin gawin, di ba? Kaya na, alak ko! Oh. Oh. Ay. Alak niyan! Kaya na! Ah. Oh. Yan, okay. Yan. Ah. Alam mo, Nikoy, matagal na namin yung pangarap na maging number one na hold-upper sa Barangay Husay. At ngayon kasama ka na namin, makakamit na namin yun. Natin. Ah, sorry. Natin. Natin. Kampay! 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 Ate. Itong bayad ah, sobra na yan. Hiyaan mo na magpahinga yung mga kasama ko. Okay po, sir. Hello? Papunta na ako. Abot mo sa akin bag mo. Hindi libre to, ah. May kapalit to. Oo, nabilisan mo. Baka makalata pa, eh. Huy, mamaya, ah. Sige. Ba't ang tagal mo? Miss na kita. Dalo ba yung gamit ko?
Uy. Ano yung problema? Hindi ba umipek yung ginawa natin kanina? Effective. Sobrang effective nga eh. Kaya lang, sobrang tanga talaga ng tatlong yun. Kahit sigurado sabihin ko, may iniwala sila eh. Alam mo ba gusto nila magpanggap na multo para makapang-hold up? Ganun sila katanga. Eh, ba't mo kasi pinapagtsagaan yung tatlong yan? Kailangan kong mahuli sa akto si Kapaeng para mapakulong ko siya. Pag mapakulong ko siya, madadali yung promotion ko. Kaya kailangan kong tulungan yung tatlong yun para umangat yung grupo namin para mas magtiwala sa kanila si Kapaeng. Hindi ko alam kung paano kong gagawin yun. Uy! Tutulugan mo ako? Hindi. Nga pala, kailan mo ako matutulungan dun sa sinabi ko sa'yo? Amen. Yung sinabi ko sa'yo, kailangan ko ng pera, di ba? Para mabayaran ko na si Badyaw. Ayaw kasi umabot pa dun sa punto na pupunta pa si Roy Bulag dun sa bahay ko para maningil. Ay, bakit nakita mo? Bakit hindi ko humingi sa mga kliyente mo? Hindi nga kasi sapat. Nabibilog ko nga sila, pero para sa ganong kalaking pera. Kasi manghihiram ng ganong kalaking pera eh. Eh, alam mo naman na sa akin nalang umaasong mga kapatid ko dun sa probinsya. Hindi ako papayag na mag-intuso sila sa pag-aaral. Tsaka nagpapagawa na rin ako ng bahay. Eh, laking gastos to. Up and down yun. Dahil mong problema. Buhay ka sa probinsya. Hindi mo ba kilala si Badyaw? Hindi nakakalimot yun ang utang. Ano, papasundan niya ako kay Roy Bulag sa unsang lupalop ng Pilipinas. Baka maglagay ko sa pangalim mga kapatid ko. Hello, Marga? Oy, Mang Lino, napatawag ka. Gusto ka sanang makausap ng kaibigan ko, Dini. May mahalaga siyang sasabihin sa'yo. Tungkol ho, San? Teka, paubos na yung load ko. Call back ha. Hello? Hello? Sino to? Utang kina naman, Mang Lino. Akala ko pa may papakausap ka sa'kin. Ah, ikaw pala, Marga. Teka. Hello, Marga? Yes po. Eh, meron ako dining item na ginto. Mukhang mamahalin. Kaya lang eh, hindi ko lang kung saan ko ibibenta. Ba't di nyo na lang po ipasangla? Naku! Baka hindi kayang bayaran ng sanglaro eh. Ang sabi ni Lino eh. Marami ka rin kilala dyan sa Manila. Eh, baka naman pwede mo kami tulungan. Sige po subukan ko. Ano po ba item? Isesend ko na lang sa'yo sa FB. Pwede ba kitang iyan? Sige po. Oh, mukong. Lino, oh. Tanglino. Hindi. Bilis. Hindi. Ayan. Umayos na kayo. Magtrabaho na tayo. Paano gagawin natin? Wala naman si Nikoy. Hindi. Basta gawin natin yung, ano, yung sinasabi niya, yung hypnotism. Ito! Kaya mo na. Bito ka na yung sinusuka ko eh. Hypnotism? Gigi. Man. Oh, saan ka ba galing ah? Kanina ka pa namin nahanap, bigla-bigla ka nawawala eh. Sorry, nalasing kasi ako ang gabi. Kaya sumaki talaga ulo ko. Sensya na. Si Toto. Ayun. Bata!
Naanto ka? Hindi ba ako? Naanto ka eh. Hindi nga eh. Humingin ka sa mata ko. Aantokin ka. Aantokin ka. Nakikita mo to? Ganda, di ba? Tingnan mo lang ng mga mata mo, ha? Yan. Bobo ang puta. Hoy! Ano ba? Hindi palpak? Akala ko ba effective yung hypnotism? Effective? Umepek sa'yo, di ba? Kinagago pala tayo nito eh. Tangin na mukha ko ang tanga eh. Kung tinutukan ko, kuchilo yung bata na ko ay gamit niya. O baka nagulpi ka niya? Gusto mo wasakin ko yung bit mo? Ha? Yeah, palpak na naman tayo. Akala ko naman na-asenso na tayo eh. Ikaw ano, inuuto mo lang kami, no? Nakascore pa tayo kagabi eh. Wala rin, inuubos din natin sa inuman. O ano ibibigyan natin dilensya kay tatay? Teka, ba't naubos yung pera? E, binayaran ko yung bago umalis. Ano yung nagbayad? E, bigla ka nga nawala. Kaya yung pinang-hold up mo yun nung binayad namin. Pera ko ginamit ko, sobra-sobra pa nga eh. Hindi nga. Oo, binigay ko kay ate. Putang inang naman, putang na shit! Shit! Yung hypnotize niya, kaya hindi ko ilang gagana. Eh kasi gwapo siya eh. Pandito lang natin tatlo, isang tingin pa lang, hindi naman makakatiwalaan eh. Tama eh man, baka nga kaya ganun. Eh kanya nga, dapat gawin na natin yung pananakot, yung magpapanggap tayong multo. Effective yun, sigurado ko. Man, baka mahirap ngayon yan, maagap eh. Walang maniniwalang may multo sa umaga. Tanga! Eh, malamang sa gabi natin gagawin. Multo nga eh. Sigurado kayo sa gabi tayo lang, Abbas? Di ba delikado yan? Ma-hold up tayo niyan. My loves! Kanina pa kita hinihintay! Gutom ka ba? I can order pizza and wine if you want. Bilisan na lang natin, may lakad pa ako eh. Yes! Masarap ba? Sobra. Wala nang masasarap pa. Isa pa tayo. Hindi, okay na, huwag na. Time ka na yata eh. Hindi ah. Naka-open time ako. Hindi, okay na. Pero may masalam ako na baka magustuhan mo. Ano? Tite. Tangina mo. Kadiri ka. Hindi nga kasi seryoso ako. Hindi ako pumapatol sa tite. Kahit na gold na tite. Oo, akala ko ayaw mo sa tite. Alam mo ba kung kaninong tite ito? Hindi ito basta-basta titi ng kung sino-sino. Ito ang matagal nang nawawalang golden phallus. Uhit ito sa titi ni Dato Puti. Inialay niya ito sa dalagang pinakamamahal niya upang yayain niya magpakasal. Pero bago dumating ang araw ng kanilang kasal, inatake sila ng mga dayuhan.
namatay si Dato Puti sa pakikipaglaban. At lumikas ang dalaga, dala-dala ang tanging iniwan sa kanya ng Dato. Dato Puti pangalan niya? So pinangalanan siya sa suka? Binaon ng dalaga ang Golden Phallus sa lupa at namatay siya ng walang pinagsasabihan kung saan niya ito inilibing. Teka, bakit yan dinala kung ililibing lang pala? Wala ka namang sense ang kwento mo eh. Sa ngayon, 10 million ang halaga nito. 10 million? Saan mo nakuha ang picture na to? Eh, sinend nung kakilala kong magsasaka na hukay daw nila sa probinsya eh. Teka lang, 10 million? Oo. Pero quiet ka lang. Huwag mong sasabihin sa mga kakilala mo kung magkano ang totoong halaga nito. Bibilhin ko ito sa kanila ng 1 million at ibebenta ko ng 10 million. Huwag kang mag-alala. Bibilhan kita ng maraming mamahaling alahas. Teka lang, 10 million makukuha mo tapos bibigay mo lang sa akin alahas. Anong gusto mo? 1 million. 1 million? Grabe ka. O grabe naman. Eh kung ibebenta mo naman pala ng 10 million, eh di may 9 million ka pa, di ba? Eh kung ayaw mo, eh di maghanap na lang ng bagong buyer. Hindi, sige. Sa'yo ng 1 million. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Makakarating ba sila sa isang araw? Sabihin ko. Yes! Mayaman na tayo! My loves! Mayaman na tayo! Hello? Yes. I will need 1 million pesos this Wednesday. Pakiready na lang. I will get it at 2 p.m. Thank you. Okay na po kayo, sir? Pa. Anak na! Ano nangyari? Kuya, bakit sila babaw ka? Ayaw ko dyan, sir. Alay, ayaw ko dyan. Di ko naman tinamaan yan. Sira ulo ang puta. Kuya, wag ka lang babangga! Nasira lang! Nasira lang! Nay. Ah! Bahala ka. Gusto mo bang mamatay sa gutom? Chicharon? Nay naman eh. Di ba bawal sa inyo yan? Naku! Oo nga pala. Nawala sa isip ko. Hindi pa kami pinapasweldo ng amo ko eh. Balikan na lang next week. Haling nene, kamusta? Blooming na blooming ah. Iba yung narinig ko eh. Balita ako ang laki na natalo mo sa tongits yung isang araw. Baka naman pwedeng sabihin mo kay Bajaw next week na lang ako magbabayad. Walang-wala talaga ako ngayon eh. Nakita naman yung nanay ko oh. Malubay yung lagay. Wala na nga akong pamili ng gamot. Nanay mo, masamang damo yan. Matagal pa yan. Ikaw, kapag hindi ka nakabayad kay Bajaw, baka mauna ka pa sa nanay mo. Next week na lang. Sige na, promise. Magbabayad ako. Bakit hindi ikaw mismo magsabi kay Bajaw? Total, kinukumbida ka naman niya sa talya. Ngayon? Ako, hindi talaga pwede. Walang kasama nanay ko. Eh, kung gusto mo, pumunta ka kay Bajaw. Sasamahan ko na ng nanay mo. Akala ng karamihan ay kaya tinawag na bulag si Roy ay dahil bulag ang isang niyang mata. Pero ang totoong dahilan kung bakit siya tinawag ng bulag ay dahil binubulag niya ang mga hindi nakakabayad kay Bajaw. Nay, alis muna ako. Bye, Aling Nene. Naman, gutom na ako. Saan tayo kakain? Kakain? Ba't may pambili ka ng pagkain? Wala nga tayong kinita dahil palpak yung diskarte mo eh.
Alam mo, dapat ginawa mo, nagpasagasa ka na lang tuluyan para mas makatotohanan pa. Ayos ah. Para nakaskor ka dun sa bata. Palpak nila may diskarte mo eh. Bata nga lang, hindi mo pa naloko eh. Balik ako kayo ha. Saktan tiyan ko eh. Ibanyo lang ako. Man, alis na tayo dito. Alam mo tayong pambili dito eh. Saka rin din natin kumain. Tsaka mag-gusto ko kumain yun yung tinola. Yung marami sayote. Sayote? Di ba papaya nilalagay sa tinola? Papaya? Sa tinola? Kadiri ang diputa. Tangos. Nilalagay lang ang sayote sa tinola kapag walang pambiling papaya. Bata pa ako, ganun ang ginagawa ni Mama. Eh, tanga pala ng Mama mo eh. Naglalagay ng pruta sa ulam nyo eh. Na, ba't ba ako nasama po niyong dalawa para sa'yo palpak? Hindi tayo makakain ng masarap kasi wala tayong pera. Kailangan natin makaisip ng bago, yung di inaasahan ng tao. Yung wala pa nakakaisip, dapat nakakatakot. Ayun nyo kasi makinig sa akin eh. Dapat gawin na natin yung plano ko eh. Alin yung magiging multo tayo? Oo. Bakit wala namang mawawala sa atin eh? Wala namang gumagana eh. Oh. Hi, Nikoy. Oh, bakit? Sungit, di ba pwedeng mamiss ng tao? Sige na, tumatay ako eh. Bakit ba wala ka naman sa mood? Paano yung tatlong kasama ko, napakatanga talaga eh. Talagang wala akong mapapala eh. Alam mo, meron kong alam na makakatulong sa'yo. Ano yun? Naalala mo si Mr. Santos? Sa Miyerkules, isang mamahaling item sa grupo ng magsasaka. Okay. Baka pwede niyong hold the pin ng grupo niyo. Sa inyo na lang yung pera, tapos akin na lang yung item. Hoy, Marga, baka nakakalimutan mo pulis ang kausap mo, ha? Malaman-laman kung kasabot ka sa mga ganyang racket. Pag nahuli ka, hindi ka sasaluhin. Eh, ikaw bahala. Sinusubukan ko lang naman makatulong. 1,000,000 din yun, eh. Malay mo, yun yung makatulong para sa mission. O, paniloko mo. Gusto mo lang yung item. Ano ba yun? Ay, antique lang. Bebenta ko lang din. Inis ko kasi, kailangan ko ng pera. Kailangan mo ng hold up. Eh, panalo tayo pareho. Eh, kung ayaw mo, eh, di fine. Sige na. Baka hinahanap na ako nung tatlong tangang kasama ko. Baka nung ginagawa. Sige na. Pasensya na, talagang sumakitsan ko eh. Pero ang dami kong nabawas eh. Gutom na ako. Tara, saan tayo kain? Wala nga, ang pambili eh. Huwag kang magalala, nakadiskarte naman yung Scarlo. Ayan oh. Huwag kang magalala, Nikoy. Huling araw na to ng pagiging pulubi natin. Bukas na bukas, kasi kung gusto kong kain, kakain tayo. Talaga, may plano ka? May naisip ako, kikita tayo ng malaki ngayong gabi. Na-replay ko lang ay. Na-imagine ko lang sa utak ko kung ano mangyayari. Magiging alam ba tayo? Ay, itong hold up na to, magiging pinakamalupit na hold up sa kasaysay ng hold up. Okay. Oh. Busog ako? Alam mo, nakakailang tasa ako ng kape sa isang araw. Ang dami. Kaya naman halos 2 oras lang ang tulog ko gabi-gabi. Sabihin mo, bakit hindi ako magbawas ng kape? Siguro, kasi gustong-gusto ko.
mo, sa totoo lang, ayoko talaga ng kape. Putang inang pait. Napupuyat ako hindi dahil sa sobrang pag-inom ko ng kape. Talagang sinosobrahan ko ang kape kasi ayokong makatulog. Kasi naman pag natutulog ako, nakikita ko yung mga taong pinatay ko o pinapatay ko. Nakikita ko sila sa aking panaginip. Nakikita ko silang pumabangon sila sa hukay. Inaagnas ang kanilang mga balat. Naglalaway sila na parang mga asong ulo na handa akong sagpangin. Lahat sila nakapaligid sa akin. Kahit saan ako magpunta, kahit saan ako tumakbo, kitang-kita ko sila, nakapaligid sila sa akin. Iba Jao, kung wag na lang kaya kayo pumatay. Uy, huwag kang mag-alala. Kita papatayin. Ayoko nang dagdagan yung mga taong kaaway ko sa panaginip ko. Pinabubulag ko na lang kay Roy yung mga taong may atraso sa akin. Anyway, pera ko. Ayun lang ha. Badyaw, hihingi sana ako ng palugit eh. Ito naman. Nung nanghiram ka sa akin ng perang, sabi mo kailangan mo kasi nasa ospital nanay mo, ipapagamot mo. Ako naman, pinahiram kita kaagad. Pero nabalitaan ko, pinangsugal mo lang. Tapos ngayon, hihingi-hingi ka ng palugit. Isang linggo lang, promise. Eh, ano nga bang magagawa ko kung wala kang pambayad, di ba? Oh, teka! Magkakaroon naman lang ang pera mo ko! Dodoblein ko yung bayad! Ano? Dodoblein ko yung bayad! Triple. Triplein mo ang bayad. Kasi pagka hindi ka nakabayad ng utang mo, ipadudukot ko yung dalawang mata mo kay Roy. At pati na rin yung mata ng nanay mo. Pero yung sa nanay mo, isa lang muna. Kasi gusto kong makita niya kung paano ka nahihirapan. Liwanag! Gamit mo, kundi kakainin kita. Bata, ibigay mo sa amin yung gamit mo, kundi kakainin kita. Man, huwag mo na masyadong isipin yun. Bawi na lang tayo next time. Ito kasi si Carlo eh.
Pati mo sinunggaban yung bata para hindi nakatakbo. Eh, ang hirap yan makakita dito sa costume ko. Ikaw ba't di mo hinabol? Paano ko habulin? Saan ka nakakita ng white lady na tumatakbo? Yaw ka na. Naman? Ayaw ka na. Tigilan natin to. Ano ibig mong sabihin? Aman. Aman. Aman! Sige-sige, dinan mo pa. Yan. Ayan. Aray. Sakit. Ang sarap talaga magpasahin ng bulag. Aray. Ang sarap ba? Relax lang. Ang dami mong lamig sa balikat. Stress yan. Kapeng. To, Cholo. Napasyal ka. Kumusta nanay mo? Ayun o. Nanay ko pa rin. Eh, Kapeng. Kailangan ko sana ng tulong niyo. Bukas sasamahan ko yung amo ko sa bangko. Mag-withdraw ko kami. Tapos sadali namin sa warehouse. Meron siya kikitain doon. Meron siya bibili na item. Okay. Kailangan ko hong hold upin niyo kami bago kami makarating yung warehouse. Mabahabang bayayo yun. Kaya marami kayong oras para makachembo. 50-50 tayo. Magkano ba withdrawin ang amo mo? 1,000,000. Kailan yan? Oh, itawan mo yan. Ikaw naman. Magpakita ka naman ng konting respeto sa babae, hindi naman siguro tatakbo yan. Di ba, Marga? Pera ko. Ala pa ba, Joey? Alam mo naman siguro ginagawa ko sa taong hindi niya kababayad ng utang sa tamang oras, di ba? Baka pwede mo naman ako bigyan ng balungit, Bajaw. Sa susunod na linggo, promise. Promise, promise. Puro na lang kayo promise. Lagi na lang kayo ganyan. Vlog. Wait, take. Meron akong impormasyon. Saglit. Meron akong impormasyon na siguradong magiging interesado ka. Okay. Ano impormasyon? May alam akong isang bentahan na magaganap bukas ng hapon. May isang grupo ng mga magsasaka na magbebenta ng isang item sa kaibigan kong negosyante. Anong item? Rebulto siya ng titin tatu puti. Tingin mo talaga magiging interesado ako sa titin ni Dato Puti? Sige na. Bulag. 10,000,000 halaga niya! Andali, andali. 10,000,000? Oo. Ang tawag nila sa item na to ay Golden Palace. Gawa ito sa purong ginto. Pero 1,000,000 lang ibibigay nung kaibigan ko sa mga magsasaka kasi hindi naman talaga nila alam yung tunay na presyo eh. Gusto ko ng porsyento. Yung mata mo yung porsyento. Sabi mo sa akin yung impormasyon. Hindi ko kukunin yung mata mo. Kahit 5%? Zero. Sabi mo sa akin kung kailan at saan pagkatapos quits tayo. Pero huwag ka na rin magpapakita sa akin kahit kailan. Maliwanag. So, saan? Anong oras? Bukas. 2:30 ng hapon dun sa
lumang warehouse sa may Sampaloc. Salamat. Bulag, tawagin mo si Badak. Man! Man, tara, isaw tayo, man! Eh, man! Eman! 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 Magpahinga ka na muna ngayon, ha? Huwag ka nang lumabas. Masyadong mainit. Pag nagutom ka, may pagkain doon sa baba. Alis lang muna ako. May trabaho kami ni Onyo. Hindi na ako nagyayosin. Sabi kasi ni Eman, sama daw sa kalusugan yan eh. Arte ng diputa, alam mo, nanay. Nangyari na ba ito dati? Biglang umayo si Eman. Kaya nga, hindi ako makapaniwala eh. Kahit pinagtatawanan kami dito, kahit na lagi kaming palpak. Never na sumuko yan si Eman. Si Carlo, si puta, duwag yun eh. Wala naman talaga sa puso nun yung pagiging hold upper. Pero si Eman, best friend ko niya, maliit pa lang kami. Siya yung pinakadeterminadong taong kilala ko. Kayod lang yun ng kayod para maging kagaya ng tatay niya. Yun talaga ang pangarap ni Eman. Ang may pagmalaki siya ni Kapaing. Eman! 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 Man! Man, meron akong racket para sa atin. Meron kasi nagbigay sa akin ng impormasyon. Meron daw negosyante makikipagkita sa grupo na magsasaka para bumili ng isang item. 1,000,000 agad ang kikitain natin. Pwede natin silang hold upin. Ano? Gawin na natin. Tsaka kayang-kaya natin yun. Negosyante lang yun. Tsaka mga magsasaka. Di ba? Man. Alam mo, man. Meron akong kilalang isang singer na taga Quezon City. Lagi siyang pinagtatawanan kasi boses kiki siya eh. Lahat ng singing contest sa sinalihan niya sa mga barangay, lagi siyang natatalo. Kasi nga, kakaiba yung boses niya. Nagtatawanan siya ng mga tao. Pero alam mo, hindi niya sumuko. Patuloy pa rin siyang nagpursige. Kasi ang gusto lang naman niya, maging napakagaling na singer. At ginamit niya yung kakaiba niyang boses para makilala siya sa sarili niyang style. At ngayon, kilala na siya bilang isa sa pinakamagaling na singer sa kasaysayan ng Pilipinas. Si L.A. Lopez. Ako ay nagbalik sa init ng iyong yakap, parang ibong sabik sa isang pugad. Nadanas kong lungkot,
Nang kita'y aking iwan na di pa dinaras ng sino man. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit at yakap ko na di iyong ngiti. Kailan ba yung racket na yan? Yun? Mamaya, sa Sampaloc, man. Big time to. Sigurado pag nakuha natin to, number one agad. 1,000,000, one time, big time lang. O, sige, sige. Pero putahan muna natin sila Toto tsaka si Carlo, ah. Kasi palagay ko, kailangan kong mag-sorry sa kanila, eh. Hindi na kailangan. Oh, makinig kayo, ha? Ito ang plano natin. Easy money! Tayo to, di ba? Oo. Oh. Ano to? Ayaw mo ko, chinelas mo yan eh. Ano? Game na? Ayaw ko mga magsasaka. Tangin mo mga MP ito eh. Iyon ang sabi sa akin eh. Man, masama ako tungko dito. Uwi na tayo. Delikado to eh. Tara na. Baka ba? Nandito lang tayo yung kapag mababaklang. Saka hindi ako papayag na pumalpak lang naman tayo. Ito na tamang pagkakataon para patunayan natin ng mga tunay tayong hold-upper. Narinig mo na ba yung kwento ni Boy Bastos? Di ba? Isang gabi, si Boy Bastos pumasok sa kwarto ng nanay niya. Tapos makita niyo yung nanay niya nakahubo at nakabuka ka. Tapos tanong niya dun sa nanay niya, Nay, ano po yung nasa gitna ng hita mo? Siyempre, napaisip yung nanay niya. Ayaw niya mamadubihin yung isip ni Boy Bastos eh. Sabi ng nanay, ito, iho. Kuhan ito, sugat. Sabi ni Boy Bastos. Tang inang sugat yan, no? Sakto pa sa puke. Inang sugat yan, sakto pa sa Saan ba natin titirahin to? Doon na, sa warehouse. Oh! Kala ko usapan yun ni Cholo bago dumating ng warehouse. Isipin mo, pag sa warehouse natin sila tinira, makukuha natin yung pera, makukuha pa natin yung item. Doble ang kita natin. Yan ang dala mo? Eh, wala naman kaming baril eh. Wala kang ibang dala? Meron! Karet? Oh, yun na. Ready kayo ha? Ikaw boss, Mr. Santos? Ako nga. Teka, di ba sila balot dyan? Anong ginagawa niyan dito? Eh, paano ako makakasiguro na ikaw nga si Mr. Santos? Nasaan ang pera? Nasaan ang titi? Pero muna, bago titi. Okay. Relax ka lang. Pakita mo yung pera.
Ano yan? Ayos. Ano yung atin? Bakit? Paano? Maging ingat kayo, ha? Maraming hold-upper dito sa Maynila. Salamat. Tagumpay! Ano magagawin natin? Man, uwi na lang tayo. Ano uwi? Andito na tayo, hanggap na bakla. Eh, halimutan na natin yung item. Bulo na lang natin yung mga magsasaka, total na sa kanila naman yung mga pera. Antay lang tayong tiyempo. Hindi, hindi pwede. Kailangan ko yung item. Yun yung pangako ko sa kausap ko eh, kanya yung item. Eh, ano gusto mong gawin ko ay nakaibalot na, diba? Wala na tayong magagawa doon. Tara tayo! Tara! Ganito na lang, sundan niyo yung mga magsasaka. Ako, susundan ko si Balot. Anong gagawin mo sa kanila? Hold upin mo si Balot? Tanga. Hindi, bahala na. Tichempo ko. Eh, sigurado naman ako punta nila dun sa kuweba eh. Kailangan ko lamang unahan sila. Oo, sige, sige. Tama. Malayo pa ba, Cholo? Ah, sir. Malapit na po. Relax ka lang. Susundan namin sila sa loob. Tingnan to! Ano ba nabuhan ninyo? Kailang pabayaan mo lang. Kailangan ba to? Yan, para hindi ka mapagdintangan. Oh, tinga, tinga! Huwag nga yan! Ano kaya sa palagay mo bibili nila? Drugs? Palagay ko, hindi. Hindi naman mukhang adik itong amo ni Cholo. Mukha ngang pastor eh. Paano kung drugs ka? Eh, pag ganun, yung pera lang ang kukunin natin. Ayoko sa drugs. Masama yun. Oh, malayo na to. Kumbayan mo tayo dito? Man? Ano problema ayun dito? Bibilis tayo nila at kailangan magbayad. Ayaw natin! Ang dami natin pera na natin yeng! Kumuubusin sa lampanog yung pera mo, ha? Ngayon lang nakakita yung 1,000 sa buong buhay ko! Ang guwapo pala ni Big Soto nung bata pa siya, ano? Ha? Teka, teka, teka. Ito, umun nyo muna doon, oh. Diyan, 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 diyan. Patihin, patihin! Si Marga. Sinetap tayo ni Marga. Ito ang gagawin natin, man. Hindi ko muna yung napagsapan. Utang ina! Sabi ko na nga ba eh! Hindi mapagkakatugulan ang pupupliyan! Maniobre mo, pare! Alam ko kung siya nakatira ang puta na yan! Babalatan ko siya ng buhay at bubudburan ko ng asin! Hanggang siya sasabihin niya kung niya saan ang pera natin! Sandali, sandali, sandali! Sige, tara, tara. Mano, tayo mo kami, ha? Teka, teka, teka. Balik, balik, balik. Balik. Wala.
Hindi sinipot. So, ano ngayon? Back to original plan na lang. Ibaba yung mga baril. Sapain nyo rito. Pag-iabot ng bag. Ang tagal! Thank you. Anong nangyari? Anong nangyari? Tinitap ka ni Marga, sir. No, this can't be! There must be another explanation! Sir, baka nakakalimutan mo. Criminal si Marga. Isipin mo, sir. Sinet up ka niya. Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Galagan yan! Sir, susubukan ko sana kayong balaan eh. Lalaban sana ako! Pakialam! Magmaneho ka! Sige po, saan po tayo? Kay Marga! Diyan siya sa second floor. Huwag ka mag-alala, pare. Makukuha natin ang pera natin. Nandala eh. Sigurado ka? Ay, no, wala lang mga bit-bit. Yan ang nasa loob na sasakay niyo po yung ram. Yes, tayo na pagkakatawal natin. Ano? Okay, ready na kayo? Oh, sige! Ito, mauna ka. Tanda ka, bakit ako?
Tos, 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 tos! Hello? Asan na kayo? Bakit ang tagal mo sumagot? Relax ka lang. Ano ka ba? Pabalik na kami sa kuweba. Punta mo na lang kami doon. Nasaan boss mo? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw. Malis. Eh, si Bulag? Malis din. Uy, teka, teka. Saan na punta? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw. Hindi ko alam eh. Eh, si Bulag? Hindi ko rin alam eh. Anong oras umalis? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw nga! Hindi ko alam eh. Eh, si Bulag? Hindi ko rin alam eh. Sige, sige. Abangan na lang namin sa loob. Sino? Si Badyaw o si Bulag? Tangina! Uy! Anong bahan! Tangina, ano nangyayari? Ano ba yun?
Hello, Bajaw. May problema tayo. Nandito si Sapaeng. Mukhang walang balak ibigay sa'yo ni Balot ang item. Si Paeng? Oh, may bisita pala tayo ah. Bajaw! Anong may paglilingkod ko sa'yo? Kumusta, Paeng? Miss na bisa. Saan galing? Trabaho? Ay, hindi! Namasyal lang kami ni Onyok sa mall. Retired na ako. Anong trabaho? Ito naman. Hindi nang alam ko eh, pero iba dinig ko. Yung barel, ibigay niyo sa akin. Ops! Ops! Dahan-dahan. Onyok yung bag. Ibato mo rin. Ibato mo dito. Yan! Nasaan yung titi? Ano? Ano titi? Yung golden talos. Kung ano man tawag mo doon yung item! Palos! Ano yun? Bulag. Kunin mo yung bag. Kayong dalawa! Upo! Wala sa inyo ang titi. Wala akong alam. Ano titi? Wala akong alam sa sinasabi mo. Bibale, hintayin natin si Balot mamaya. Bulag, talian yan. Yaman ang talo. Tangina. Excited na ako ihampas yung pera sa mukha nila, Balot. Ay, tangina. Yung Balot na yan, sinasabi ko siya pag... Siya sabi ko sa inyo. Saan ba tayo? Ba't dito tayo dumaan? Teka, nakuha ba nila ni Koy yung item? Sigurado yun! Kahit na si Balut pa yung putang ina, magaling si Nikoy. Oo. Nakikita ko may sarili ko sa kanya eh. Ah! Kung hindi tayo sa kanya, hindi natin magagawa tong racket na to. Tama, tama. Nasaan na yun? Ang alin? Yung bag ng pera! Nawawala! May kumura! Isip mo pa yun? Eh, puro peking pera na po nun. Pero huwag kang mag-alala mo ako. Dadalhin tayo ni Marga kung nasaan ang pera. Tane! Marga! Oo. Saglit, Tigel, dito. Dito niyo makukuha yung pera pati na rin yung rebuto ng Golden Palace. Pakulan niyo na ako. Sige na, please. Hindi kita pakakawalan hanggat hindi ko nakikita ang pera ko. Dito ko na rin lang eh. Opo ko na rin.
Tangina, talagang kakaibang conspiracy to eh, no? Pinagkakaisahan niyo akong lahat. Padyaw, ayan na yung pera. Nakuha mo na 1 milyon, no? Di uwi mo na. Wala na mga awat sa'yo. Wala akong pakialam sa pera na yan. Gusto ko, tite. I mean, yung golden phallus, yung item na tite. Ano ba yan talaga? Hindi ko alam eh. Phallus-phallus. Wala kaming alam. Alam mo, paeng, akala mo talaga mas matalino ka sa akin eh, no? Akala mo, maiisahan mo ako. Tumahimik ka na lang dyan. Tayo na nangyari. Ito na ba yung anak mong kulang-kulang, ha, paeng? Laki na. Da, Iman, kapare, anong bag natin, oh? Oo nga. Huwag kayo maingay. Vlog, ganun yung bag. Akin na yung bag. Tok. Kita. Yung dali ko, kalagin nyo. Bilis, bilis. Dali. Hindi yun. Diyos ko, ang tanga mo. Hold up namin yan. Huwag nyo nang bilangin, 1 million yan. Eman, hindi. 1 million nga. 1 million play money, oh. Bulay, isoli mo to sa kanila. Baka kailanganin nila mamaya pag naglaro sila ng hold up-an. Madyaw, tama na yan. Talagang alamat ang katangahan ninyo. Akala ko, kwento-kwento lang. Totoo pa na. Tama na yan, Bajaw. Saan mo pinaglihin ng asawa mo yung anak mo, ha, paeng? Ah, anong droga pa pinagtitira noon nung pinagbubuntis niya yan? Siguro, pinaglihin sa droga, ano? Bajaw! Utang ina mo, Bajaw! Siguraduhin mo, hindi ako makakalabas ng buhay dito. Kundi ako mismo ang papatay sa'yo! Utang ina mo! Yun. Eto na pala yung pinakahihintay nating lahat eh, no? May dala ng ginto. Ano? Akala nyo talaga mas matalino kayo sa akin, ano? Anong ibig sabihin nito, Bajaw? Igil ka na. Bukain ka na eh, maang-maangang ka pa. Tinarantado mo ako! Tinarantado nyo akong lahat. Bajaw! Ako, wala talaga akong alam sa sinasabi tumigil mo. Tumigil ka, paeng! Tumigil ka! Bajaw! Huwag kang bubunot! Ibaba mo yung baril mo! Ikaw! Ibibigay mo ba sa akin yung item o... pasasabugin ko ang bungo ng tatay-tatayan mo sa harap mo? Kami namang sorpresa ngayong gabi, ha? Ano to? Wow, mali. Lakas din naman ng loob mo, bata, no? Ikaw na bagitong pulis laban sa aming mga kriminal sa loob ng Barangay Husay. Kabinet ka pa nang galing, ha? Hindi ako kriminal, ha? Isa ka pa, tumahimik ka! Babaan niyo mga baril niyo! Arestado kayo! Tang na mo, Nikoy! Rider ka! Kala ko ba, dikits mo kami? Naglaruan mo lang puso ko! Tinira mo ako patalikod! Koy! Babaan niyo mga baril niyo!
Tay? 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 Kala tumagabo na siya! Tay? Huwag na! Tay, huwag na. Huwag naman, Tay! Eman, makinig ka sa akin. Proud ako sa iyo, anak. Proud na proud ako sa iyo. Totoo yung lagi kong sinasabi sa iyo. Na iba ka sa lahat. Angat ka sa kanila dahil ikaw, anak, kaysa isa kong anak. Pero please, huwag ka nang magpapanggap na multo pag nang-hold up ka 2018 na wala nang matatakot sa multo, anak. Pero maganda yung ideya mo. Dahil kakaiba at ikaw lang ang nakaisip. Pero ang importante, anak, huwag mo kalilimutan. Ang kasangkapang pinaka-importante sa pang-hold up, takot. Kailangan yung mga hinuhold up mo natatakot sa iyo. Anak, anak, may regalo ako sa iyo. Kunin mo na lang dun sa sasakyan. Malalaman mo kung ano yun kasi sinurag ko yung pangalan mo. Anak, patawarin mo ako kung nagkulang ako sa'yo, ha? Gusto ko lang magkaroon ka ng sariling pangalan bilang magaling na hold up pero hindi laging nakakulong sa kanino ko. Maganda yung ginagawa mo. Hindi mo iniiwan sa ere ang mga kaibigan mo. Kahit mga tanga sila. Pero ikaw na, hindi ka tanga. Alam ko, magiging magaling kang hold-upper. Mas magaling pa kesa sa... kesa... Tay. Tay, gising, Tay. Tay, gising. Ay, huwag, Tay. Tay, gising. Tay, huwag. Tay. Eman, I'm sorry. Umalis ka na, hindi ko eh. Baka buta ka pa rin ibang grupo dito, hindi ka makalabas sa buhay dito. Umalis ka na, huwag ka na magpapakita kahit kailan, ha? Ikaw pa yung dapat to. Sa'yo na lang. Kung may bala kayong balikan si Bajaw, huwag kayong matakot. Hindi niya kayo papatayin. Hindi niya kaya. Nasobrahan niya ata ng panonood ng pelikula. Akala niya magiging zombie lahat ng pinapatay niya. Pabalikan siya. Kilala mo? Swerte pa rin ni Kapayeng, no?
Kahit sa hukay, inamahan pa rin siya ng dalawang tapat sa kanya. Saan yung ibang grupo? Baka natatakot eh, man. Alam mo naman, mainit pa. Si Nikoy. Anong ginagawa mo dito? Ha? Huwag kang mag-alala. Wala na si Tatay. Buwag na lahat ang grupo sa Barangay Husay. Hindi na rin kami magkikriminal. Tsaka mukhang na-promote ka na naman. Ano pa kailangan mo sa amin? Gusto ko lang magpaalam na maayos. Eh man, di ko gusto nangyari. Hindi ko rin ginusto na mamatay ang tatay mo. Nangarap ko lang na maging magaling na pulis eh. Nakuha mo na yung gusto mo. Na-promote ka na. Malis ka na. Yaan mo muna kami magluksa. Sana hindi na mag-us mga landas natin. Sana nga. Paalam, Eman. Eman. Man. Relo ko. Ha? Nikoy! Ingat ka. Anong gagawin natin, Iman? Hindi na tayo mong hold up. Ba't ba't tayo mong hold up? Marami man lang tayong pera. Ay, sino ba nagsabi sa inyo titigil tayo sa pang-hold up? Ikaw, sinabi mo kay Nikoy kanina. Okay lang din. Tanggapin natin na wala talaga tayong pag-asang maging hold up. Ako, mag-apply na lang akong call center. Hindi totoo yun, Carlo. Sinabi ko lang yun kasi pulis si Nikoy eh. Alam ko naman sabihin ko, na-hold-upper pa rin tayo. Oh. Hindi tayo titigil. Hindi ako papayag na masira ang pangalan ng Barangay Husay. Pagpapatuloy natin yung sinimulan ng tatay ko, pinaghirapan niya yun eh. Bubuoyin natin yung organisasyon, tapos tayo magiging leader. Game man, kung anong gusto mo, doon ako. Alam mo naman yun eh. Okay sana kung si Bajaw ang hold upin natin. Yun, kaganahan ako. Pwede po, ta ako rin. May plano ako. Thank you.
Takbo! Uy! Pukki! Uy! Grabe naman, diamante ito! Lagay mo na lahat dyan. May maiwan ka dyan, Carlo, ha? Kita ka pa dyan, Iman? Ano to? Tete de puta!